Hello guys, abang nagpapahinga ako kasi linggo nga, may mga ilang estudyanteng pumunta sa bahay para magpagawa ng kanilang assignment. Sila yung mga grade 6 na estudyante na nagpatulong sa akin na gawin yung assignment nila. Kaya yan, abang nagbababad ako ng aking labahin, yan. Ginawa ko muna yung kanilang assignment para ay paano matulungan ko rin sila. So, yun, sinikap ko talagang ayusin ang gawa ko kasi yun nga, mapapahiya ako kapag hindi ko ayusin yung assignment nila. Medyo marami akong isusulat. So, kailangan ko talaga pag-isipan ng maayos at pag-alala ng mabuti yung mga isusulat ko dyan para hindi naman nakakahiya. Inayos ko talaga yung mga sulat ko na maintindihan talaga nila kahit na hindi maganda yung sulat kamay ko. Habang inaayos ko yung ginagawa ko, ayan, kung yung napapansin, may pakanta-kanta pa ako, akong bisita na dumating. Kapag may anak ka talaga, hindi may iwasan na may mga distractions sa mga ginagawa. Pero, ganun talaga yung nanay, ano, importante na tuturuan lang natin sila ng maayos kung ano ang dapat nilang maayos na gawin. Kahit na busy ka. So, mabuti naman at makinig. So, ayan, patuloy yung paggawa ko kahit na medyo nahihirapan ako at hindi ako sanay na sumulat sa ganito. So, ayan, guys, separating homogeneous mixtures in the community. So, yun yung assignment nila sa grade 6. So, kahit na ako, nahihirapan akong gawin yun. And kailangan ko talang ipaliwanag yun sa kanila para maintindihan nila. So, habang gumagawa ako, kailangan ko talang pag-isipan at pag-aralan yung bawat isisulat ko. Kasi, iba yung nasa aklat. At iba din yung isusulat ko. So, pag-aaralan ko talaga ng maayos. Bago ko isusulat, binabasa ko muna ng paulit-ulit yung mga isusulat ko. Baka mamaya magkamali ako at hindi kailangan, hindi mo mabubura yan kasi pentelton yung gamit. So yun, pinag-iisipan ko talaga ng maayos at binubuo yung mga baga, pangungusap sa isipan ko para hindi na mababago. So, habang sumusulat ako, iniisip ko yung mga labahin ko. Sabi ko, kailangan bilisan ko to para pagkatapos ito ay maumpisan ko naman yung labahin ko.
Ayan, may naidagdag na akong idea. So, yun pa lang ang isulat ko. Pero, I really spend too much time already. So, ayan, yung ano ko na, pasin yung naka-video ako. Kaya, ayan, pamiti-miti, ayan. So, ang dami nga, no. Ayan. Ayan. May paiyak-iyak siya na yung parang artista. Ayan. Napansin niyang tinignan ko siya. So, ayan. So, habang busy ako sa ginagawa ko, busy rin siyang alimin kayo sa panunood sa aking video. So, ayan guys. Pagpasensyahan niyo na ang makulit kong baby girl. Siya ay 2 taon pa lamang. Pero, naramdam ko na isa siya na mabait siyang bata. Kahit na minsan makulit, hindi naman maiwasan talaga sa mga nagkakulitan. Pero, ganyan talaga yung nature nila habang bata pa sila. Samantala ako, ayan, nagpapakamot sa ulo, nagpapaisip ng malalim. Kasi sobrang mahirap nga din naman yung assignment nila. Hindi talaga pang madalian na gawain. Talagang pag-aaralan mo, talagang i-construct mo ng maayos yung mga ideyang isusulat mo para mas lalo nilang maintindihan. Kasi kung magbibase ka lang sa aklat, masyadong malalim na kahit na yung grade 6 student ay mahihirapan talaga intindihin yung nakasulat sa aklat. Yung talaga yung pinagkaiba ng curriculum niyo. So, importante na alay din kayo sa kanya o na habang naghihirap ako sa aking ginagawa na pag-aaral sa siya naman yung busy na nag-aaral sa inyo. Ayun guys, kailangan ko talagang maupo at pag-aralan mo na kasi sinasabi ko nga kahit na sino siguro mahihirapan talaga sa ginagawa ko kasi gusto ko pang isimplify yung idea na masyado talagang madaling intindihin ng isang grade 6 na estudyante. Ano ba yung mga grade 6 talaga ngayon mahirap hindi marunong magbasa or nahihirapan talaga silang mag-intindi. Masyadong mababa yung comprehension niya. So, ayun, medyo marami na yung isulat ko. Malapit na akong magtapos. Ayun, sa pag-clip, tinapos ko na talaga yung trabaho ko. Ayan, itinuro ko na sa kanila ang kanilang assignment para maintindihan nila yung ginawa ko. Ayan, tinatawag ko talaga silang lahat at inipon. And binigyan ko silang instruction kung ano yung gagawin nila ng pag-present dun sa teacher nila. Ayan. So, marami ding mga bata na na-intriga dun sa ginawa namin maikling pagbibigay ng instructions.